Hello guys, welcome dito sa Small Channel TV, kung saan ay i-share natin kung ano yung mga iba't ibang tips kung tayo po ay mayroong plano na mag-aalaga ng baboy. Okay, so just tune in. So ayan, welcome ulit guys, and ngayon nga ay magbibigay po tayo ng mga tips sa pag-aalaga po or sa pag-uumpisa. Sa pag-aalaga ng baboy, no? Ito'y upang matulungan yung ating mga kababayan na mayroon din plano na magkaroon ng yung tinatawag nating backyard farming lang, o yung pangmaliitan lang muna na pag-aalaga. Okay, so yung pinakauna talaga guys ay dapat consider natin yung lugar, okay? Or yung paglalagyan po natin ng ating baboy, no? Importante 'yon kasi hindi po pwede tayong basta-basta na lang maglagay ng ating baboy kung saan-saan. Dapat mayroon po tayong eksaktong lugar kung saan natin ilalagay. Okay? Para hindi po tayo magka-problema. Ang ibig kong sabihin ay yung kung pwede sana ay medyo malayo-layo sa mga bahay-bahay o sa mga kapitbahay natin para hindi tayo maka-perwisyo rin sa kanila, no? Okay? So kung mayroon ka ng lugar o mayroon ka ng paglalagyan ng baboy, pwede mo nang umpisahan yung pagtatayo ng kanyang kulungan, at sa pag umpisa mo niyan at sa pagpapatayo mo niyan, huwag naman masyadong malaki. Or ang ibig kong sabihin ay simplihan mo lang muna. Okay, pwedeng gumamit na lang muna tayo ng kawayan sa kanyang kulungan, at importante ay masiminto mo lang, no? Yung kanyang paglalagyan. Kung yung magkakasya lang yung isa or dalawa mong baboy or dalawa mong biik na ilalagay. So simple lang muna para hindi masyadong magastos sa pag-uumpisa natin. Okay? So kung mayroon ka ng lugar at na napatayuan mo na siya ng kulungan na simple lang, ang pangatlo pong tips natin ay doon na tayo sa pagpili kung anong lahi ng baboy or anong lahi ng biik yung bibili natin. Kasi dapat marunong rin tayong pumili, no, kung ano yung klaseng biik yung aalagaan natin para naman mas maganda yung kanyang paglaki. Meron kasing iba na iba't iba kasing klase yung mga biik or yung mga baboy. Merong iba't ibang rasa or mayroong iba't ibang lahi yan. So kailangan yung mapili mong biik ay maganda. Okay, so finally, pinaka-importante kung tapos mo na yan lahat ay syempre dapat meron kang maliit na budget para sa pambili ng biik. Okay, kasi sayang din naman yung nagpatayo ka nga ng kulungan, mayroon kang lugar, okay na, pero wala ka namang ilalagay na biik kasi wala kang pambili. So dapat meron mo tayong maliit na pera pambili ng biik. So ang presyuhan ngayon ng biik ay nakadepende rin po kasi yun sa lugar, ano, kung saan ka banda dito sa Pilipinas, depende yung mga presyo ng biik. So dito sa amin sa Visayas is ang presyo talaga is nasa 3,500 pataas, or depende na yun kung mayroon pang tawad yun. So sa ibang lugar, no, iba rin yung presyo nila, pwedeng mas mababa at pwede rin mas mataas pa. So ganun lang, mayroon ka lang puhunan o budget para pambili mo ng biik, at syempre para pambili mo ng pagkain ng iyong biik. So yun lang guys, yun lang. So ganyan lang, yan lang muna sa pag-umpisa, no? Yan lang muna ang kailangan
Kapag okay na, kapag alam mo na yung mga dapat gawin, eh, siyempre pwede ka rin namang magdagdag or mag-alaga pa ng mas marami. Mas maganda yon. Pero mas kailangan mo nga lang ng medyo malaki-laking kapital. Kasi para yung paglaki ng baboy mo ay magiging maayos at magiging maganda, kasi meron kang bastante na pambili ng kanilang pagkain or kanilang mga kailangan. Okay, so hanggang dito na lang muna, at sa susunod nating mga video ay totoo i-share ko naman sa inyo kung paano tayo kikita sa pag-aalaga ng baboy at kung ano yung mga techniques para mas maganda yung paglaki ng ating mga baboy. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Huwag nyo kalimutan guys, mag-like, mag-comment, at syempre i-subscribe nyo yung channel na to para mas marami pa tayong magawang mga videos, at para makashare at matulungan rin natin yung iba nating mga kababayan na mayroong plano sa na mag-alaga ng baboy. Maraming salamat. Good luck and God bless.